Magandang araw, guys, mga kapamilya, kapuso, kapatid. Guys, nais kong share sa inyo ang aking konting kaalaman tungkol sa financial program. Guys, ang ating pong Department of Finance ay isang sangay ng gobyerno na siya pong namamahala sa ating IC or Insurance Commission. Kaya ito po ay legit na nagpapatupad ng mga patakaran at nagmo-monitor ng galaw ng ating insurance industry. Guys, alam ko at alam nyo rin marahil na ang karamihan sa ating mga kababayan ay negative ang pananaw sa ating insurance industry. Kaya marahil isa po ito sa dahilan kung bakit tayo ay nananatiling third world country. Halimbawa po, ang maunlad na bansa sa Asia, Europa, Amerika ay malakas ang suporta nila sa kanilang insurance industry. Guys, alam nyo ba? Halos lahat ng kanilang properties tulad ng mga building, bahay, negosyo, kotse, barko, eroplano, mga empleyado at higit sa lahat ang kanilang buhay ay naka-insured upang kung sakali nga namang masira o mawala ito ay may kapalit na katumbas o higit pa na parang nagpalit lang sila ng bagong version. Siya nga pala, guys. Bago pala tayo magpatuloy, nais ko munang ipaalam sa inyo ang tatlong klase ng insurance na meron po tayo. Una po, non-life insurance. May idea na po marahil kayo kung bakit tinawag siyang non-life. Walang buhay sa wikang Pilipino. Sakop po ng insurance ito ang mga properties, barko, eroplano, liabilities, event tulad ng Muhammad Ali Thrilla in Manila. Naka-insured po yan sa Pioneer Insurance. Pangalawa po, meron pong tinatawag na variable insurance. Ito po ang klase ng insurance na more on investment purposes. Na para pong naglalaro kayo sa stock market, ang kaibahan lang po, meron pong ekspertong fund manager na gagawa para sa inyo. Ang ating pong pangatlo na para sa akin na napakahalaga ay ang tinatawag nating life insurance. Di po ba, guys, tulad na nangyari sa atin sa COVID-19 pandemic na walang tayo ng trabaho, syempre wala tayong pera, okay lang, basta buhay tayo. Kikita pa naman ulit tayo eh. Guys, ang life insurance po ang magsisilbing garantiya at katulong upang siguradong ang inyong pamilya, asawa at anak ay hindi dadanas ng hirap ng buhay hanggang sa inyong pagtanda. Ang konsepto po ng life insurance ngayon sa Pilipinas ay napakaganda na. Hindi tulad ng unang panahon na makakasahod o magkakapera ka lang kapag yumaon na ang iyong mahal sa buhay na naka-insured. Alam nyo, guys, sa ngayon maaari ka nang mag-loan sa inyong insurance policy sa napakaliit na halaga ng interest. Halos pareho lang sa inyong SSS. Ang advantage lang ng private life insurance, kahit isang beses ka lang makapagbayad at pag may masamang nangyari sa iyo, ay makukuha mo ng buo ang halagang nakakontrata sa iyong insurance policy. Maging ito man ay 5 o 10 milyon. Hindi tulad sa iba, berya lang po ba? So guys, sana magustuhan nyo at may natutunan kayo sa topic natin ngayon. Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalimutan i-like and subscribe. At mag-comment po kung may nais po kayong itanong. Handa po akong paglingkuran kayo. God bless po and keep praying.